Mag-aarap na ang Barangay Nebra at ang Rain or Shine. Ito nga ang unang laro ng Barangay Nebra ngayong conference. At ngayong Sabado na nga ito gaganapin, no? Ang banggaan itong Rain or Shine at ang Barangay Nebra. Masusubukan na nga sa PBA ang bagong lineup nitong Jean Kings, no? At nilabas na nga ng Barangay Nebra ang kanilang roster, ang kanilang 15-man. Una na nga rito sa talaan itong si Maverick Anhanmisi at ang sumunod itong si RJ Barrientos na kanilang first pick sa nakaraang draft. 5'11 at talagang lehitimong guard ito dito sa ating bansa at talaga namang kilala na natin to. So ngayong taon ay 24 years old pa lang ito at siya nga ay tubong Marilao, Bulacan. Bago nga siya mapadpad ng PBA ay sumubok nga muna ito overseas dito nga sa Hyundai Mobis 2022 to 2023. Yan nga yung kanya naging team dyan sa KPL. Tapos naging rookie of the year pa nga siya dyan, no? Sa KPL. Diyan nga sa 3x3 all-time game champion. So after nga nun ay sumubok nga siya sa ibang liga at dito naman siya sa Japan nagtungo. Dito nga siya sa team ng Shinshu Brave Warrior. Diyan nga sa Japan B-League. Para nga hasain pa yung kanyang abilidad. Yun nga lang ay parang hindi siya ganong nagagamit, no? Diyan nga sa kanyang team sa Japan B-League kumpara naman sa KPL. Na talagang gamit na gamit siya dun. At maganda nga yung kanya naging statistic average dun compare sa Japan B-League. Paano kung nga pa kasi magkakaroon ng magandang stat dun eh kung hindi ka naman gagamitin ang inyong team, diba? Sayang yung talent. At syempre, isa rin siya sa naging pundasyon itong koponan ng SGA. Para nga sila ay magkampyon sa nakaraang Jones Cup. At El Tenorio, nandito nga sa kanilang listahan, sa kanilang lineup. Veteranong player na nga ito dito sa Barangay Ginebra. At isa sa bago nitong Barangay Ginebra, ito yung si Paul Garcia. Na nagmula sa Ateneo de Manila. Kasama nga siya sa roster nitong Barangay Nebra ngayon. At syempre, Scottie Thompson, no, makakapaglaro na nga ito dito nga sa Barangay Nebra. Naghilom na nga ang kanyang injury. At syempre, nandito pa rin sa lineup nitong Barangay Nebra itong si Nard Pinto. At Isaac Go, no, center power forward. 6'7 sa kanyang listed height. From Colombian Jeep to Barangay Nebra na siya ngayon. Siya nga yung pamalit, no, dito kay Christian Stan. At Stephen Holt, shooting guard, point guard nga ang laruan nito at pwede ring small forward. Sa kanyang height ay 6'4 from Colombian Jeep to Barangay Nebra. Siya nga naging first round pick sa nakaraang PBA draft noong year 2023. Tira Pirma Jeep nga ang nakakuha rito, no, kay Stephen Holt. Tapos ilang season lang nandito na siya sa Barangay Nebra. At Ralph Ku, isa sa wingman itong Barangay Nebra. 6'4 sa kanyang listed height. At Bon Pesumal, 6'2 sa kanyang listed height. Shooting guard, small forward nga yung kanyang laruan. Siya nga yung naging special draft noong 2016 nitong Global Port Batang Pier. Tapos isang taon lang nakalipas. Noong 2017 naman ay na-trade nga ito sa San Miguel Beermen. Tapos year 2022, na-trade naman siya dito sa Barangay Nebra. At narito pa rin sa lineup nitong Barangay Nebra, ito si Jared Dillinger. At Raymond Aguilar, narito pa rin sa lineup nitong Barangay Nebra. At Jason David, no, nandito pa rin. At itong si Aljon Mariano at Japet Aguilar. At Jamie Malonzo at Jeremiah Gray ay nandito nga sa roster ngayon ng Barangay Nebra. Mukhang makakapaglaro na nga itong dalawang to. Pero syempre, baka limitadong oras lang muna ang kanilang ibibigay sa ngayon. Dahil kakagaling nga lang itong mga to sa injury. Lalo itong si Jeremiah Gray na matindi yung kanyang sinapit sa kanyang naging injury. At narito na nga rin sa Barangay Nebra itong si Ben Adamos. Kasama nga siya sa roster nitong Barangay Nebra ngayon. At syempre, ang kanilang import na si Justin Brownlee. Matagal-tagal din, hindi nakapaglaro ito dito nga sa PBA. At ngayon ay magbabalik ng muli. Kilala naman natin to at marami nang napatunayan, no? At ngayon ay masusubukan siyang muli dito nga sa PBA. Una nga nila makakasalpukan, no? Ito nga ang Rain or Shine na meron ng isang panalo. Tinalo nga nila ang Blackwater Bossing sa score na 110-97. Nanguna nga itong import na itong Rain or Shine na si Puller na nag-average ng 24 points. At may kasama pang 19 rebounds. Tapos pumangalawa itong bago ng Rain or Shine na si Kaylin Chongson na nagdala ng 15 points. Ang lakas nga ng lineup ngayon ng Rain or Shine. Meron na nga silang kartadang 1-0. At sa laban nila, no, ngayong Sabado, ang ganda nga panoorin ito. Dahil Ginebra nga ang kanilang makakaharap sa kanilang second game. At buenamano naman itong Rain or Shine na malakas kaagad ang kanilang makakatapat, no, itong ang Rain or Shine. Kaya ano ba sa inyong palagay, no? Sino kaya ang mananalo sa magkabilang panig? Mag-comment lang ng inyong opinion at babasahin natin yan at pag-uusapan. Taking off.